action was happening too fast. Once the man left and they got a better look at them, that's when they knew something was wrong. 10 effective tips upang malaman kung peke ba o original ang isang gadget. Welcome sa Arvin Polo TV. Sa panahon ngayon na hindi na natin alam kung ano ba ang totoo, ay mahalaga na maging mapanuri tayo sa lahat ng bagay, lalo na kapag bibili ka ng mga produkto tulad ng gadget. Palaging ipinapaalala sa atin, lalo na ng DTI o Department of Trade and Industry, na maging matalinong mamimili dahil marami ng mga produkto ang peke. Ngunit paano nga ba malalaman kung original ang nabili mong gadget? At sa video ngang ito ay ibabahagi ko sa inyo ang 10 tips upang malaman kung peke ang isang gadget. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Presyo. Ang presyo ng isang gadget ay madalas na nagsisilbing palatandaan kung ito ay tunay o peke. Maraming tao ang nahihikayat bumili ng mga peking produkto dahil sa kanilang mas mababang presyo. Ang mga peking gadget ay karaniwang ibinebenta ng mas mura para makaakit ng mga mamimili, lalo na yung mga nagtitipid. Pero, kadalasan, ang murang presyo ay nagre-resulta sa pagbili ng produkto na mababa ang quality at maaaring magdulot ng mga problema sa paggamit. Ang mga original na gadget, lalo na yung mula sa kilalang mga brand, ay kadalasang may nakatakdang presyo mula sa mismong gumawa nito. Kilala ang mga brand na ito sa mataas na quality ng kanilang produkto at bawat gadget ay dumadaan sa masusing pagsusuri bago ilabas sa market. Ang presyo ng mga original products ay nagre-reflect sa quality ng mga materials, technology at proseso ng paggawa. Kaya kung may gadget na ibinebenta nang sobrang mura kumpara sa normal na presyo, ay malaki ang posibilidad na ito ay peke. Samantala, madalas na makikita ang mga peking gadget sa mga online shops o sa mga unauthorized store. Ang mga nagbebenta ng peking produkto ay kadalasang gumagamit ng mga malalaking flash sales para makaakit ng mga buyers. Pero kahit mas mura, ang mga peking gadget na ito ay madalas na walang warranty, kulang sa suporta at maaaring magdulot ng dagdag na gastos kapag nasira. Bukod dito, may mga pagkakataon din na ang peking gadget ay ibinebenta sa presyong halos kapareho ng tunay para magmukhang original. Sa kabuuan, ang presyo ay isang mahalagang gabay para malaman kung tunay o peke ang isang gadget. Bagamat nakakaakit ang mas mababang presyo, mahalaga pa ring suriing mabuti ang produkto, alamin ang tamang presyo nito, at huwag basta-basta magtiwala sa mga sobrang murang deal. Sa pagiging maingat at mapanuri, ay maiiwasan ang pagbili ng peking gadget at masisiguro na sulit ang pera na iyong ginastos sa original products. Number 2. Packaging. Ang packaging ng isang gadget ay isang mahalagang palatandaan para malaman kung peke o hindi ang produkto. Madalas, ang mga peking gadget ay kulang sa tamang packaging na hindi makikita sa mga original products. Kaya, mahalagang suriing mabuti ang mga detalye ng packaging para maiwasan ang pagbili ng peke. Una, tignan ang material sa packaging. Ang mga original na gadget ay nakapak sa matibay na karton o plastik. Samantala, ang mga peking produkto ay karaniwang gumagamit ng manipis o madaling masirang materials. Ang packaging ng original ay maayos, protektado ang produkto sa loob at hindi madaling masira. Pangalawa, suriin ang mga nakasulat sa packaging. Karaniwang may malinaw at tamang mga impormasyon tulad ng pangalan ng produkto, mga detalye, serial number at barcode ang mga original na gadget. Ang mga peking produkto naman ay madalas may malabo o maling spelling at logo. Ang serial number at barcode ay dapat tugma sa mismong gadget at hindi madaling mabura. Kung may mali sa spelling o grammar, ay posibleng peke ang produkto. Pangatlo, tignan ang seal o security tape. Ang mga original na gadget ay kadalasang may espesyal na seal o security tape na may kakaibang design. Habang ang mga peking gadget ay maaaring walang seal o simpleng tape lang na madaling gayahin. Kung bukas na o sira ang seal ng packaging, ay posibleng peke o hindi na bago ang produkto. At sa mga original, ang seal ay nagiiwan ng marka kapag nabuksan na. At panghuli, tignan ang mga accessories at manual na kasama ng gadget. Ang mga legit products ay may kumpletong accessories at malinaw na manual. Ang mga peking produkto ay madalas may kulang na accessories o may mababa ang quality. Ang mga manual ng original na gadget ay malinaw ang pagkaka-print at kumpleto ang impormasyon. Habang ang mga peking gadget naman ay kadalasang may manual na mali-mali o kulang. Sa kabuuan, ang packaging ay mahalagang basehan para malaman kung ang gadget ay peke o hindi.
sa pamamagitan ng maingat na pagtingin sa materials, mga nakasulat, seal, at mga kasama sa packaging ay maiiwasan ang pagbili ng peke. Number 3. Logo at branding. Ang logo at branding ay isa ding mahalagang palatandaan para malaman kung ang isang gadget ay totoo o peke. Karaniwang ginagamit ito ng mga kilalang brand tulad ng Apple, Samsung at Sony para makilala ang kanilang mga produkto. Narito ang ilang paraan kung paano mo magagamit ang logo at branding para matukoy kung ang gadget ay peke o hindi. Una, tignan ang quality ng logo. Sa mga original na gadget, ang logo ay dapat malinaw, pantay at gawa sa magagandang materyales. Ngunit sa mga pekeng gadget naman, ay madalas na hindi maayos ang pagkakaprint ng logo, maaring hindi pantay, mali ang spelling o mali ang posisyon. Halimbawa, ang logo ng Apple. Sa pekeng iPhone, ay maaaring hindi tugma ang sukat o kulay kumpara sa totoong iPhone. Pangalawa, suriin ang packaging at ang mga kasama nitong documents. Ang original na gadget ay may maayos at magandang quality ng packaging. Ang mga label at dokumento ay malinaw at tama ang pagkakalagay ng mga impormasyon. Pero ang mga pekeng gadget ay kadalasang makikita na low quality ang itsura ng packaging, may maling impormasyon o hindi maayos ang pagkakaprint ng mga label. Pangatlo, mahalaga ang consistency o pagkakapare-pareho ng branding. Sa mga original products, lahat ng bahagi ng branding ay magkatugma mula sa logo, kulay, font hanggang sa iba pang mga designs. Pero sa mga pekeng gadget ay kadalasang may hindi pagkakatugma sa mga ito. Halimbawa, maaring iba ang kulay ng logo sa gadget kumpara sa packaging nito. Samantala, kasama rin sa mga dapat tignan ang serial number ng gadget. Ang mga tunay na gadget ay may natatanging serial number na maaring i-check sa official website ng brand. Sa mga pekeng gadget ay maaring wala itong serial number o kaya naman ay hindi ito tatanggapin sa website ng kumpanya. Bukod dito, ang mga label ng serial number sa original na gadget ay malinaw at hindi basta-basta mabubura. Dagdag pa rito, isa pang mahalagang aspeto ay ang pangunahing identity ng brand tulad ng mga symbols at kulay. Sa mga hindi pekeng gadget, ay sinusunod ang tamang paggamit ng mga elements na ito ayon sa mga policies ng brand. Sa mga pekeng gadget, madalas na may mga pagkakamali sa mga ito tulad ng maling font o hindi tugmang kulay. Number 4. Weight. Ang timbang ng isang gadget ay isa sa mga mahalagang aspeto na dapat tignan upang malaman kung ito ay tunay o peke. Sa dami ng mga peking produkto na kumakalat ngayon, ay mahalaga na malaman ng mga mamimili ang mga simpleng paraan upang makaiwas sa pagbili ng peke. Ang timbang ay isang madaling paraan upang matukoy ang quality at pagiging tunay ng isang gadget. Ang timbang ng isang gadget ay maaaring magpahiwatig ng uri ng mga materials na ginamit sa paggawa nito. Ang mga tunay na gadget ay kadalasang gawa sa mga matibay at high-quality materials tulad ng metal o high-quality plastic, kung kaya't nararapat lamang na ang mga ito ay may tamang bigat. Habang ang mga pekeng gadget naman na karaniwang gumagamit ng mas murang materials ay mas magaan. Kung napapansin mong mas magaan ang isang smartphone kumpara sa inaasahan, ay posibleng ito ay peke. Samantala, ang timbang ng isang gadget ay nakadepende sa mga parts na ginamit dito. Ang mga tunay na gadget ay may tamang timbang dahil sa paggamit ng dekalidad na mga bahagi tulad ng battery, screen at iba pang mga components. Sa mga pekeng gadget, ang mga bahagi ay madalas na mas magaan dahil mas mura at mababang klase ang mga ito. Halimbawa, ang battery ng isang tunay na smartphone ay mas mabigat dahil sa mas mataas na capacity at mas matibay na quality. Ngunit ang battery ng peke ay mas magaan at mas madaling masira. Kaugnay din nito, kapag bumibili ng gadget, isa sa mga simpleng paraan para malaman kung ito ay tunay ay sa pamamagitan ng pag-check ng timbang nito. Maaari mong ikumpara ang timbang ng gadget sa mga opisyal na impormasyon na ibinibigay ng manufacturer. Ang mga impormasyong ito ay kadalasang makikita sa website ng manufacturer o kasama ng mga dokumento ng produkto. Kung napansin mong malaki ang pagkakaiba sa timbang ng gadget na hawak mo kumpara sa nakasaad sa opisyal na impormasyon, ay dapat kang mag-ingat dahil maaaring ito ay peke. Bagamat ang timbang ay isang mahalagang indikasyon, ay hindi ito dapat gamitin bilang tanging basehan upang matukoy kung peke ang isang gadget. Dapat ding isaalang-alang ang ibang mga aspeto tulad ng packaging, hitsura at software ng gadget.
Ang timbang ay isa lamang sa maraming palatandaan na maaaring gamitin upang matukoy ang pagiging tunay ng isang produkto. May mga pagkakataon din na ang mga peking produkto ay dinaragdagan ng timbang upang magmukhang tunay. Kaya mahalaga na suriin din ang iba pang aspeto ng gadget. Number 5. Functionality. Ang pag-check sa kung paano gumagana ang isang gadget ay mahalaga para malaman kung ito ay peke o hindi. Maraming peking gadget ang nagkalat ngayon, kaya mahalagang tignan kung maayos pa itong gumagana. Ang functionality ay tumutukoy sa kung paano ginagampanan ng gadget ang mga simpleng gawain. Kung hindi maayos ang pagganap nito, ay maaaring peke ito. Una, suriin ang mga pangunahing bahagi ng gadget. Halimbawa, sa isang smartphone, tingnan kung malinaw ang screen, mabilis ba ang response ng touchscreen, at kung maayos bang gumagana ang mga buttons at sensors. Ang mga peking gadget ay kadalasang may malabong display, mabagal na sistema, at hindi maayos na galaw ng camera, fingerprint sensor o battery. Makikita rin na ang software ng mga peking gadget ay mabagal o hindi lisensyado. Pangalawa, suriin kung compatible ang gadget sa mga accessories at software. Ang mga peking gadget ay kadalasang may problema sa pagkakabit ng original na charger, earphones o iba pang external devices. Maari din na hindi sila gumagana ng maayos kapag may mga bagong update sa operating system o mga apps. Pero sa mga tunay na gadget, normal lang na gumagana ang mga accessories at makatanggap ng mga updates mula sa manufacturer. Pangatlo, tignan ang mga maliliit na detalye tulad ng logo, packaging at serial number. Ang mga peking gadget ay kadalasang may bahagyang pagkakaiba sa logo ng brand, font at materials ng packaging. Mahalaga ring i-check ang serial number kung tugma ito sa records ng manufacturer. Kung hindi ma-verify online ang serial number o hindi ito tugma sa impormasyon ng device, ay malamang na peke ito sa kabuuan. Ang pag-check sa kung paano gumagana ang gadget ay isang epektibong paraan para malaman kung tunay o peke ang nabili mong produkto. Sa pamamagitan ng maingat na pag-check sa mga bagay tulad ng performance, battery life, compatibility at mga details, ay makasisiguro kang hindi ka maluloko at makakabili ka ng produktong tunay at maayos ang quality. Number 6. Display screen. Ang pag-alam kung peke ba o hindi ang isang gadget ay mahalaga, lalo na sa pamamagitan ng pagtingin sa display screen. Maraming palatandaan sa screen na makakatulong upang masuri kung tunay ang isang gadget. Una, tingnan ang resolution ng screen. Ang mga original na gadget ay may malinaw at detailed screen. Kung ang inaasahan mong malinaw na image ay malabo o hindi maliwanag, ay maaaring peke ang gadget. Karaniwan ay mababang resolution ang ginagamit sa mga peking produkto. Pangalawa, suriin ang quality ng display panel. Ang mga original na gadget ay gumagamit ng high quality na panel tulad ng IPS o AMOLED. Nagbibigay ito ng tamang kulay at magandang liwanag. Kung ang kulay ng screen ay hindi natural o kung ang screen ay hindi maliwanag, posibleng peke rin ang gadget. Ang mga peking gadget ay madalas ring gumagamit ng mas murang panel na hindi kasing ganda ng mga original. Pangatlo, suriin ang touchscreen kung gaano ito ka-responsive. Ang mga tunay na gadget ay agad-agad tumutugon sa bawat pindot. Kung mabagal o kailangan mong pindutin ng malakas ang screen para gumana, ay maaaring ituring na peke ang gadget. Ang mga peking produkto ay karaniwan ding may low-quality touchscreen. Pang-apat, tignan ang materials na ginamit sa screen. Ang mga original na gadgets ay gumagamit ng matibay na materyales tulad ng Gorilla Glass para sa proteksyon laban sa gasgas at pagkabasag. Kung ang screen ay madaling magasgas o mabasag, maaring mas murang materyales ang ginamit na kadalasan ay makikita sa mga peking produkto. Dagdag pa rito, ang timbang ng gadget ay maaari ring magsilbing palatandaan dahil ang mas mabibigat na gadget ay karaniwang gawa sa high-quality materials. Panglima, tingnan ang software at user interface o UI ng screen. Ang mga original na gadget ay maayos ang pagkakakalibrate ng kanilang screen, kung kaya't pantay-pantay ang liwanag, tama ang kulay, at eksakto ang laki ng mga icon at text. Sa mga peking gadget naman, ay maaring magulo ang display, mali ang mga kulay, o may mga problema sa pag-scale ng UI. Pang-anim, bantayan ang screen flickering o anumang mga abnormality sa screen. Kung ang screen ay nag-flicker, may mga lines o iba pang problema, ay maaaring peke ang gadget. Ang mga peking produkto ay gumagamit ng mas murang components na nagdudulot ng ganitong mga problema. Panghuli, tignan ang mga branding at logo na lumalabas sa screen. Sa mga original na gadget,
ay makinis at tamang-tama ang mga animation at logo. Sa mga peking gadget naman, ay maaaring may mga pagkakamali sa logo o low quality graphics. Number 7, sound quality. Ang quality ng tunog ay isang mahalagang palatandaan para malaman kung ang isang gadget tulad ng headphones, earphones o speakers ay original o peke. Narito ang ilang simpleng bagay na pwede mong tignan. Una, pakinggan ang bass at treble. Sa mga original na gadgets, ang tunog ng bass o low sound at treble o high sound ay balance at malinaw. Hindi sobra ang bass at hindi rin masakit sa tenga ang treble. Sa mga peking gadgets ay madalas na sobrang lakas ng bass kaya nagiging malabo o magulo ang kabuuang tunog. Ang treble naman ay pwedeng masakit sa tenga at may halong ingay na hindi normal. Pangalawa, pakinggan kung malinaw ang tunog. Ang mga tunay na produkto ay nagbibigay ng clear sound kung saan maririnig mo ang bawat detalye ng musika, mula sa mga instruments hanggang sa boses. Sa mga peking gadget, ang tunog ay kadalasang malabo, parang basag, at walang detalye. Ang mga tunog ng iba't ibang instruments ay parang nagsasama-sama, kaya hindi mo maririnig ng malinaw ang bawat isa. Pangatlo, suriin kung gaano katagal ang pananatili ng ganda ng tunog sa gadget. Sa mga peking gadgets, mabilis na bumababa ang quality ng tunog pagkatapos ng ilang gamit. Halimbawa, pwedeng mawala ang tunog sa isang side ng earphones o speakers. Sa mga original na produkto naman, ang tunog ay nananatiling maganda at malinaw kahit matagal nang ginagamit. Pang-apat, bantayan kung may mga tunog na hindi normal tulad ng static, buzzing o ingay. Ang mga peking gadgets ay kadalasang naglalabas ng ganitong mga tunog dahil sa hindi magandang pagkakagawa. Samantala, ang mga tunay na gadgets ay malinis ang tunog at walang ganitong mga problema kahit sa mataas na volume. Panghuli, pansinin ang tunog ng mga instruments at boses. Ang mga tunay na gadgets ay nagpaparating ng totoong tunog ng bawat instruments at boses. Sa mga peking gadgets naman, ang tunog ay madalas na parang pare-pareho lang at walang detalye o damdamin. Number 8, battery life. Ang battery life ng isang gadget ay isang mahalagang palatandaan kung ito ay tunay o peke. Bagamat hindi ito ang tanging basehan, ang tagal ng paggamit bago kailanganing i-charge muli ay maaaring magbigay ng idea tungkol sa quality ng gadget. Kaugnay nito, ang battery life ay tumutukoy sa oras na magagamit ang gadget bago ito malobat. Sa mga original na gadgets, ang battery life ay kadalasang tumutugma sa sinabi ng manufacturer. Halimbawa, kung sinabing tatagal ng 10 hours ang isang smartphone, dapat ay malapit dito ang actual na itinatagal nito. Sa mga peking gadgets naman, ay kadalasang mas maikli ang battery life dahil mababa ang quality ng battery o hindi maayos ang pagkakagawa. Gayun din naman, isa sa mga palatandaan na peke ang gadget ay ang mabilis na pagkaubos ng battery. Madalas, ang mga peking gadgets ay gumagamit ng battery na hindi matibay kung kaya't mabilis malobat. Kahit magkapareho ang mga specs ng original at peking gadget, ay hindi kayang tapatan ng peke ang tibay ng original na battery. Dahil na rin sa mababang quality, ay mas mabilis itong nawawalan ng charge kahit hindi gaanong ginagamit. Dagdag pa rito, ang bilis ng pag-charge ay isa pang indikasyon kung peke ang gadget. Sa mga peking gadgets, ay mas matagal mag-charge dahil hindi maayos ang charging system. Sa mga original na gadgets naman, ay mabilis ang pag-charge at matagal bago malobat. Bukod dito, ang itsura at bigat ng battery ay makakapagbigay din ng palatandaan. Ang mga battery ng peking gadgets ay kadalasang mas magaan o mas mabigat kumpara sa mga tunay na nagpapakita ng mababang quality ng mga materials. Karagdagan pa, ang mga peking battery ay mabilis uminit kahit sa normal na paggamit na maaaring magpahiwatig na ito ay hindi original. Ang mga original na gadgets ay may mga safety features para maiwasan ang sobrang init. Sa kabila nito, ang isa pang mahalagang bagay ay kung gaano katagal maaaring tumagal ang battery ng gadget. Sa mga original, ang battery ay maaaring tumagal ng 2 o higit pang taon bago bumaba ang performance nito. Sa mga peking gadgets, ang battery ay maaaring mabilis na magpakita ng pagbaba sa performance at minsan sa loob lamang ng ilang buwan dahil sa mababang quality ng mga materials. Number 9, warranty. Ang warranty o guarantee ay isang kasunduan na nagbibigay ng proteksyon sa buyers kung sakaling may sira o problema ang biniling gadget.
ipinapakita ng warranty kung gaano katagal maaaring ipaayos o palitan ang gadget nang walang karagdagang bayad. Kapag ang isang gadget ay may warranty, ito ay isang palatandaan na original ito at hindi peke. Kaugnay nito, kapag may warranty ang isang gadget, ay nangangahulugan ito na ang kumpanya na gumawa nito ay naniniwala sa quality ng kanilang produkto. Karaniwan, kasama sa pagbili ng gadget ang mga documents tulad ng warranty card o certificate of authenticity na nagsasaad kung hanggang kailan valid ang warranty. Ang warranty ay maaaring tumagal ng 6 na buwan hanggang 3 taon. Depende sa produkto at sa gumawa nito. Ito rin ay nagbibigay ng assurance sa mamimili na sakaling may problema sa gadget, ay maipapaayos ito ng walang dagdag na gastos. Sa kabilang banda, ang kawalan ng warranty ay isang palatandaan na maaaring hindi tunay ang gadget. Ang mga peking gadget ay kadalasang walang tamang warranty dahil hindi ito gawa ng mga legitimate company. Kung mayroon mang warranty, ay madalas itong peke at naglalaman ng maling impormasyon o hindi kumpletong detalye. Dahil dito, hindi tatanggapin ng mga authorized service center ang warranty kung kaya't hindi mo magagamit ang libreng pag-aayos o pagpapalit. Gayun din, ang warranty ay hindi lamang proteksyon para sa quality ng produkto, kundi pati na rin sa karapatan ng mamimili. Kapag ang isang gadget ay may original warranty, ay nagkakaroon ng kumpiyansa ang mamimili na kung sakaling magkaroon ng problema, ay may tutulong sa kanila na maayos ito. Kung walang warranty ang isang gadget, lalo na kung ito ay expensive, ay maaaring magduda ang mamimili sa pagiging original nito. At para masiguro na original ang isang gadget, ay mahalagang tignan ang warranty at ang mga kondisyon nito. Ang mga original na warranty ay malinaw at nagbibigay ng kumpletong impormasyon tungkol sa kung ano ang sakop nito, paano ito magagamit, at ano ang mga hakbang na dapat sundin. Number 10. Online Reviews. Ang mga online reviews ay isang mahalagang tool para malaman kung tunay o peke ang isang gadget na balak mong bilhin. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga reviews ng ibang tao, ay magkakaroon ka ng idea kung maayos ba ang quality ng produkto o kung may mga problemang dapat pag-isipan. Una, kung ang isang gadget ay may maraming review at karamihan dito ay positive, ay maaaring tunay at maayos ang quality nito. Kung kakaunti lang ang review o kung marami ang negative reviews, ay maaaring senyalis ito na peke o mababa ang quality ng produkto. Dapat ding mag-ingat sa mga reviews na sobrang positive at parang paulit-ulit lang ang sinasabi dahil posibleng hindi totoo ang mga ito. Pangalawa, mahalaga ring tignan ang mga negative reviews. Kung marami ang nagre-reklamo tungkol sa parehong problema, ay maaaring may seryosong issue ang gadget. Halimbawa, kung madalas na sinasabi ng mga mamimili na madaling masira ang gadget o hindi ito umaabot sa expectation, ay maaaring peke o substandard ang produkto. Ang mga reklamo na paulit-ulit na lumalabas ay isa ring malinaw na babala para sa mga bibili. Pangatlo, tiyakin na ang mga reviews ay galing sa tunay na buyers. Ang mga review mula sa mga taong talagang bumili ng produkto ay mas mapagkakatiwalaan. Sa mga website tulad ng Amazon at Lazada, ay may mga paraan para malaman kung ang isang review ay mula sa isang tunay na customer. Kapag detalyado at nagpapakita ng aktwal na karanasan, ay itinuturing na totoo ang review. Panghuli, mahalagang suriin ang mga review sa paglipas ng panahon. Kung biglang dumami ang mga review sa loob ng maikling panahon at lahat ay positive, ay maaaring senyalis rin ito na peke ang mga review. Pero kung ang mga review ay dumarami ng paunti-unti, mula sa iba't ibang tao ay maaaring tunay at maayos ang gadget. Be wise, consumers.